you all the way. A nigga here to stay. Don't care what I'm here to say. Can't get over how you made me feel. Hey, 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 what's up? What's good? I hope you're all guys doing well in your life. And in today's episode, i-dedicate natin to dun sa mga friends natin na until now is still single. Alright? But if you are in a relationship and you still want to learn more about our topic today, yeah, welcome pa rin kayo na, you know, to listen. Maybe meron kayong mapulot na lesson from today's episode. So, guys, ang pag-uusapan natin for today is yung mga reason that keeps you single. And yeah, siguro medyo naiinis na rin kayo, lalo na pag single ka and then maraming mga friends mo or kakilala na tinatanong ka na, how's your love life? Bakit single ka pa? You know, those like personal question na sometimes it's not appropriate to ask, lalo na pag hindi naman natin ka-close. Alright? And yeah, maybe naisip mo na rin sa sarili mo na bakit ka nga ba single? And bakit wala nagkaka-interest sa'yo? Or bakit hindi mo pa nami-meet yung the one? Diba? So, let's have number one. Number one is you have a cynical view about love. It means that you no longer believe in the magic of love and romance. Maybe you've been hurt so bad in the past. It could be nagkaroon ka na ng past relationship and it turned out to be that it didn't go well. So nagkaroon ka ng ibang impression about love, your cynical view about love. And guys, remember that it's okay to grieve, feel hurt, and just move on. And ganun naman talaga sa buhay, di ba? After all the storms, after all the hurt, syempre kailangan pa rin natin, di ba, mag-move on. As simple as that. Kasi being stuck in that situation or in that pain or resentment, regret, will just close the opportunities, diba, to find the one or who will truly love you for who you are. So if you've been in a bad relationship, diba, it's okay, diba, learn your mistakes and just move on. Alright, so let's have number two. You set unrealistic standards. Siguro nakaka-relate kayo somehow kasi may mga ibang tao na sobrang taas nung sineset nilang standard na hinahanap nila for them. I mean, dun sa partner nila. Diba na sobrang unrealistic sometimes. Maybe it's because of what we see on social media. Diba? Yung mga couples, nagpo-post sila na hashtag relationship goals. And maybe somehow nakaka-apekto yun kung paano tayong mag-set ng standard or kung paano maiba yung mga gusto natin, diba, sa tao. And by doing that, I think you're blocking people who you think na hindi nami-meet yung standards mo na yun. And you have to remember, guys, that sometimes being in a relationship is about you being the right person than finding the right person. Okay? If you have unrealistic standards, it will only lead to failure and disappointment. Kasi nga may hinahanap ka sa tao na napaka-unrealistic eh. Okay? So just be the right person, live your truth, and of course, don't forget na hindi naman agad-agad magbabago yung tao eh. Just give that person an ample time to
to change. All right, so number three is you have unresolved past trauma. So example, katulad yung kanina, maybe nagkaroon ka ng messy relationship or toxic relationship or painful childhood or painful or unhappy childhood. Guys, your past can lead you kasi to an emotional scars and madadala mo to over times sa buhay mo. And unknowingly, it will ruin your relationship. So, ano yung resolution dyan? So, of course, acceptance of the past, being at peace with your past, di ba yung wala kang dinadalang excess baggage or grudges, di ba? Because it will help you to become a better partner to stand the test of time. Okay, so that's number three. You have unresolved past trauma. So, kalimutan na natin lahat, di ba, ng mga hindi magagandang bagay na nagdulot sa atin ng pain, di ba, and so on. So, let's have number four. You have low self-esteem. Yung mababa yung tingin mo sa sarili mo. And there's a quote that says, you can't love yourself until you love yourself first. So, when you have a low self-esteem, you tend to lose yourself with your partner. Instead na i-develop mo yung sarili mo, parang inaasa mo na lang sa partner mo, like yung future mo. Ganon. Instead na yung sarili mong i-develop mo, di ba? So, inaasa mo na lang sa partner mo. And pag mababa kasi yung self-esteem mo at may insecurity ka, andali mo ma-misinterpret yung mga maliliit na bagay or actions ng partner mo. And you constantly suspecting your partner. And pag ganun ka, nakaka-exhaust yan sa part ng partner mo. And pag mababa yung self-esteem mo, takot ka na ma-discover ng partner mo kung ano ka talaga. Kasi nga, parang wala kang belief sa sarili mo. You think hindi mo deserve mahalin. So, natatakot ka, di ba, na ma-discover ng partner mo yung mga inadequacy mo sa sarili mo or mga issue mo sa sarili mo. Takot kang iwanan, kumbaga. So, yeah. Number five is, I think bihira lang sa mga tao yung takot sumaya, di ba? So, number five is, you have a fear of happiness. So, very rare yung mga gantong scenario. Kasi bihira talaga. Pero meron at meron na ganito. Yung before pa sila ma-attach sa tao, pinupush back na nila. Yung takot silang magkaroon ng honest connection with someone. Diba? And guys, before we continue, kung meron kayong kilalang ganito na mga tao na parang alam nyo na takot sila sa commitment or takot agad sila na pumasok sa isang relasyon, takot sila ma-attach, please do so by leaving your comment below. Alright, and I will appreciate that. Alright, so let's have number six. You have trust issue. So I have a question for you guys. Takot ka ba na makita mo yung partner mo, diba, with other people or going out without you, yung hindi ka kasama? Or maybe binabasa mo madalas yung mga message niya, di ba? Sa social media or maybe sa text, di ba? Lagi mo siyang binabasa. And lagi mo tinatanong kung asan siya. Yung madalas di ba? Yung asan ka ngayon? Anong ginagawa mo ngayon? And para kang tawag ito, investigador, lagi mong minomonitor, di ba? Ginagawa mo yun just to feel secure, di ba? And you know what, if you keep on acting this way, it will make your partner resentful of you over time. Diba, nakakasawa yung ganun eh, parang magsisisi siya tuloy na bakit ko ba nakilala tong tao na to, na daig pa yung investigador, diba? And reminder guys, diba, no one wants to be controlled and monitored all that time. Diba, sino bang may gusto ng ganun? Diba? So, let's have number seven. You think you will lose your independence by being in a relationship.
So ito yung mga takot sa commitment. Pero guys, in a healthy relationship kasi, hindi mo dapat ma-lose your independence. Number one, of course, is your personality. Number two, is your independence. And number three is your identity. So, yung mga bagay na yan, hindi mo dapat yan nawawala sa sarili mo, even if nasa isang relasyon ka na. Guys, remember, having a relationship doesn't mean you lose your independence. But take note, okay? Just always remember this. Just be clear with the boundaries. When we say independence, diba? Hindi ito yung as if na you are single pag the way you behave, diba? So just put a clear boundaries, okay? So let's have number 8. You want someone you can't or shouldn't have. Ito, diba? Ito yung iba na kilala natin na mahilig mangagaw. Yung, guys, ito lang yun eh. Pag hindi na sila available at taken na, just don't. Find someone who is available and single. Period. Okay? Don't be obsessed with that person. I mean, pag taken na siya or committed na siya, wag na yun. Ang dami-daming tao, wag tayong masyadong na akala natin siya na lang yung tao na para sa atin. Eh kaso nga, di ba? Taken na siya eh. Di ba? So, di ba? Just leave that person. Period. Find someone who is available and single. Okay, so let's have number 9. You don't learn from your mistakes. We commit mistakes in the past and that's okay. We're only human, di ba? We're not perfect. But the question is, ano yung mga natutunan mo? What change about you on how you look things because of your mistakes? If you don't know and recognize about your mistakes, then it will be a big factor for you to find long-lasting relationship. Guys, remember, if there's no learning, there's no growth, or to be better the next time around, you will continue to commit the same mistake you did in the past. So kailangan is may natutunan ka. Diba? And wag mo na siyang ulitin. Marami kasi na marami mga failed relationship. Tapos, ang lagi mong biniblame yung ex mo. Guys, it takes two to tango. Diba? Mahirap tanggapin. Pero wag mo naman din sisihin yung sarili mo. Diba? Just admit kung ano man yung pagkakamali na nagawa mo. Maybe in your past, masyado kang naging over controlling or parang ang tingin mo sa kanya is possession na hawak mo sa leeg. Just learn from your mistakes in the past and believe me, pag binago mo yun, mas magiging better ka sa darating mo na the relationship. Okay, so that's all for today's episode. What are the things that resonate you guys? Leave your comment. Please like, share, and subscribe para naman mag-grow natin tong community natin na to. Okay, again, much love, peace, and namaste.